What's up, YouTube? Ngayon, magpa-flush naman tayo ng brake fluid. So, tatanggalin na natin yung luma nating fluid kasi kung makikita nyo, ayan, sobrang itim na niya. And kung natatandaan nyo sa previous video, ang pinalitan natin is yung clutch fluid. Ayan, kaya puting-puti siya. Dati, ganyan din ang kulay niya. So, kailangan ganyan din na maging kulay ng brake fluid natin. Okay? So, dyan lang kayo mga sir. Kung natatandaan nyo mga sir dun sa clutch fluid, ang ito yung nilagay natin, D.I.Y na binili ko sa Shell. So ngayon, ang gagamitin ko naman to pang flush ng brake fluid. So ito pa rin gagamitin natin, uubusin natin lahat ng lumang laman. So kailangan ito yung lumabas. And then, ang gusto kong gamitin sa brake fluid ko is ito. So kung subukan to, nabili ko to, super heavy duty brake fluid. So instead of D.I.Y, D.I.Y, so mas mataas yung heat resistance niya compare sa D.I.Y. Tapos ito, yan yung brand niya, Seiken, made in Japan. Okay. Hindi siya synthetic, wala naman nakalagay na synthetic to, pero try natin. Tingin ko mas okay tong D.I.Y compare dito sa D.I.Y. Pero ito yung ipang-pa-flush natin. Okay, katulad nung ginawa natin sa clutch fluid, kailangan higupin muna natin lahat ng laman nitong nasa reservoir. And then lilinisin natin to para magandang-maganda yung kalalabasan or malinis na malinis yung kalalabasan ng brake fluid natin. So, pakita ko lang sa inyo mga sir. So, makikita nyo yung mga dumi. Ayan, mga debris. Actually, tingin ko mga ano yun, mga parang lumot-lumot na namumuo sa loob. Ayan dyan. So, ayan yung inihigop natin papunta doon. So, igupin lang natin hanggang sa maubos na lahat yan. Then, tatanggalin natin to para linisin. So, ngayon mga sir, ayan. Natanggal ko na naman halos lahat ng brake fluid sa loob. So, kung makikita nyo, madumi siya talaga. Maraming mga residue na naiiwan. So, ayan eh. So, kailangan natin linisin tong reserva na to. O, tatanggalin lang natin yung tornilyo na yun sa ilalim para mahugot natin to and then hugasan natin. So, may basahan na rin ako dyan kasi sigurado may tatapon. So, andahan nyo na yan. Okay. Mga sir, medyo nahirapan ako dito sa pagtanggal nitong clip na to, masyadong mahigpit yung pagkakakapit niya dito sa ayan dyan. So nahirapan. So kailangan pang tanggalin yung tornilyo doon sa master cylinder. Ayan, ito siya, nakakapit doon para mahugot natin tong servo. So ayan, ito yung nakakonnect dyan. Hindi ko na na-video kasi medyo masikip, pero ayan siya. Then ito yung nakakonnect dito. Ayan, so once na natanggal na yan, ayan, tatanggal natin yung reserva. Ayan. So, lilinisin natin yan. Ayan, lilinisin ko rin to kasi ayan. No? Nakita madumi. Diba? Ayan, yung loob. Kaya, ayan. So, pag natanggal na yan, tabi muna natin. And then, ayan. Patrading rod. Dapat lagi kayong ready dito sa degreaser. Para yung mga tumatapon hindi makasira ng pintura. Ito yung ginagamit ko kung napanood nyo yung sa engine wash ko. Ito yung gamit ko, LA Awesome Degreaser, made in USA to. So ito talaga yung favorite kong gamitin dahil napakadali niyang gamitin, hindi na kailangan mong kuskusin. So sprayan lang. Ayan. Para mamaya sprayan natin ng tubig, tanggal natin. So, gasan muna natin yung tangke. Ayan.
So ito na mga sir, nalinis ko na. Ayan, malinis na malinis na yung loob niya. Ginamit ako ng degreaser and then tubig. So ngayon, ang kailangan na lang natin gawin ay siguraduhin tuyong-tuyo ang loob nito para magandang kalabasan. So ito yung filter. Tatandaan nyo, napakadumi niyan. So ayan, malinis na malinis na. Ayan yung takip niya. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko, tutuyuin ko yung loob, sisiguraduhin ko na walang matitirang tubig dahil kalaban ng brake fluid talaga ang tubig, so kailangan tuyong tuyo, kaya gagamitan ko siya ng blower. Ngayon, kung wala naman kayong blower, kayo nang bahala kung anong discarding gagawin nyo. Kung gusto nyo, tsagain nyo lang linisin ng brake fluid or kung ano man, kasi kailangan, kasi wala talagang tubig, kaya kailangan tuyong tuyo siya. So ayan mga sir, so 99% tuyong-tuyo na to. Kasi yung blower, bukod sa hangin, pag medyo matagal mo kasi siyang ginamit, medyo nagiging warm yung hangin na lumalabas sa kanya. So mas nakakatulong yun sa pagtutuyo nitong reservoir. So ayan, tuyong-tuyo na siya, malinis na rin. And yung filter, ayan, diba? Laking pagkakaiba sa kanina. And then yung cup niya, ayan. So, ayan, bago na ulit. Okay, then babalik na natin sa sasakyan, then re-refill natin ng bagong brake fluid, and then ipa-flush natin yung mga lumang fluid. Ah, bago ko pala siya ibalik, so hugasan ko muna siya gamit ng brake fluid na rin para may natiramang 1% na tubig. Ayan, hugasan natin ng brake fluid. O, ayan mga sir, yun yung dumi na nakuha ko sa loob ng reservoir, mga nabuo-buong brake fluid. So kung di natin hugasan, so andyan lang siya paikot-ikot sa braking system natin. Ayan, ngayon hugasan ko na siya gamit yung brake fluid. Ayan, tapan lang natin yung ilalim para hindi tumapon. Ayan, ngayon mga sir, sa tingin nyo, di ba nagsasayang tayo ng brake fluid? So ayaan nyo na, minsan lang naman, di naman natin ito lagi gagawin. So mas maganda na yung malinis na malinis ang braking system natin para wala maging problema. Ito, tuyong-tuyo na rin ito mga sir. Ayan, so naikabit ko na mga sir ngayon. Sprayan ko muna ng degreaser. Ayan. Ayan na resulta ng pinaghirapan natin mga sir. So ito yung brake fluid. Ayan naman yung clutch fluid. O, diba? Mas malinis sa tignan, maganda tignan. Then, sigurado rin tayo na yung fluid na magsi-circulate sa braking system natin is malinis. Ngayon naman, so magpa-flush na tayo sa likod tsaka sa harap. Nadagdagan ko pa to, medyo palalampas na natin sa max kasi bababa naman yan once na nag-flush tayo. So ayan mga sir, dito ako ngayon sa ilalim ng sasakyan. Sisimulan na natin mag-flush ng mga lumang fluid. So ang una nating ipa-flush itong nasa likod, yung pinakamalayo, ito munang drum brake. Actually ang bleeder valve dito sa likod, isa lang. Dito lang sa, alam ba to, sa may passenger side. So, sa likod, ayan, ayan siya. O sa kabila, wala. Kailangan lang natin tanggalin itong takip ng bleeder valve. Ito. Ayan. So, ayan siya.
Once na natanggal na yung drip ng bleeder valve, kakabit na natin itong hose. Ito rin yung ginamit natin sa clutch fluid. Then yan. So sigurado dapat may kasama kayo, may isang aapak sa brake. Then kailangan pagbukas natin ng bleeder valve, so papaapakan nyo muna sa kanila, then steady, then bukas ng bleeder valve, then kailangan bago nila bitawan, isara na natin yung bleeder valve para walang pumasok na hangin. Okay, so tapos na tayo dun sa likod, mga sir. So dito naman tayo sa harap. Ngayon, kung gusto nyo, pwede nyo tanggalin tong gulong, medyo mas matagal nga lang, mas matrabaho, pero pwede namang, yan, accessible naman. Iikot lang natin ng yan, yung gulong para mas madali natin ma-access tong drain valve. And then so far, ito na yung nakukuha kong brake fluid. So, ito mga sir, mas maliit yung drain valve nito kumpara dun sa likod. Sa likod kasi 10 mm, dito 8. So ayan, naluwagan ko na siya. Okay. O, awak mo na. Bitaw. Apak. Bitaw. Apak. Bitaw. Apak. Bitaw. So ayan ang mga sir, clear na yung lumalabas. Then tama na dito. Then lipat naman tayo dun sa driver side. Then, so ayan ngayon yung level ng fluid natin, below minimum na. Actually inuubos ko kasi talaga siya, kasi ito yung ipapalit ko. Pero ngayon lalagyan na natin para walang pumasok na hangin. Okay. So ito na yung uling i-bleed natin mga sir. Ngayon, kung habang nagbi-bleed kayo, apak yung brake, may nakikita kayong mga bulang lumalabas dyan, ibig sabihin na may hangin yung system, yung braking system. So, huwag niyong titigilan yung kabi-bleed hanggat hindi clear or hanggat may bula pa kayo nakikita. O, apak. So, siguraduhin nyo lang na maigpit yung pagkasara ng mga valve para hindi mag-leak. Ito lahat-lahat yung natanggal ko. Actually, binawasan ko na siya kasi kanina bago ko i-bleed tong huling gulong, andito na yung yung brake fluid. So, baka umapaw, binawasan ko. So, mga sir, nag-test run muna ako. Nag-drive test ako para makita natin kung kakaroon ng problema sa braking tsaka sa clutch. And then, after a few kilometers, wala naman. And then, chinek ko itong brake fluid. Kasi kung may natira pa tayo, kung hindi natin na flush lahat, hahalo pa yun dito eh. Magkakaroon ng konting itim or something. Pero so far, clear pa rin. So, ibig sabihin na ilabas talaga natin lahat ng mga lumang brake fluid. Ganon din sa clutch. So, yun lang mga sir. Then, so ayan, then do-double check nyo rin since binuklas natin, siguraduhin nyo walang leak dyan. Ayan yan, wala naman tayong nakikita. And then dito rin, kasi kung natandaan nyo, binuklas din natin yan. Ayan. Itong tunilyang to, so siguraduhin walang leak. Ayan, wala naman akong nararamdaman, wala rin akong nakikita. So dito rin, although hindi naman natin ito binuklas, pero siguraduhin na rin natin. Walang leak. Ayan. So, wala naman tayong nakikita so far. Pero, syempre, observe nyo pa rin. Siguraduhin walang leak. Walang pagbabago sa brake para iwas diskrasya. Salamat sa panonood mga sir. And then, hintayin nyo na lang yung susunod kong video. So, ang next project, steering wheel, or yung steering fluid, itong radiator, transmission, tsaka yung rear differential. So, yan lang muna ngayon. Okay, salamat.